Guys, magpainit muna tayo ng mantika tsaka natin ilagay yung talong. Pabilog yung paghiwa ko sa talong, guys. Para madali lang siyang maluto. Huwag masyadong makapal at huwag masyadong manipis yung katamtaman ng yung hiwa niya. Tsaka natin golden brown siya. Ayan, nag-golden brown na siya. So, pwede na natin siyang tanggalin sa ating pinaglutuan. Ganyan lang siyang kulay. Lulutuin na natin siya hanggang matapos. Tapos mag-prepare na tayo sa ating sa ating talong. Tatlong pirasong malalaking onion. Hiniwa-hiwa ko siyang pang-square. Tapos isang pirasong tomato. Tapos lagyan natin ng curry leaves. Tsaka yung bawang. Garlic. Tatlong cloves lang ng bawang ang ginamit ko. Kung meron kayong loya, pwede nyo siyang lagyan ng loya. Eh, naubosan ako ng loya kaya hindi ko na siya nilagyan. Kaya, half teaspoon lang ng asin. Huwag masyadong madami, baka maalat. Ayan, kasi gagamit pa tayo ng patis. Ayan. Half teaspoon lang. Tapos, konting turmeric. Konti lang. Tapos, 1 teaspoon of chili powder. Para may anghang yung ating ulam. Kunting pepper. Tsaka lagyan natin ng kunting soya sauce. Huwag masyadong marami, kunti lang. Tansya-tansyahin nyo na lang guys yung yung mga spices natin. Tapos lagyan ng kunting tomato sauce. Kahit anong tomato sauce pwede nyong gamitin. Ayan. Kunti lang. Mix lang natin siya lahat. Tsaka natin lagyan ng thick coconut milk. Huwag masyadong marami guys. Kunti lang din yung ilalagay natin. Para sa lang natin, para maluto lang yung ating mga onions. Ayan. Ganyan lang siya konti. Pagkatapos natin, lutuin yung talong. Tsaka natin ilagay yung ating ginawang, panglagay sa ating talong. At tapos na natin lutuin ang talong. Yung isang ingredients naman yung ating lulutuin. Ganyan lang siya. Lutuin lang natin siya hanggang mawala yung gravy niya. Pero huwag yung yung masyadong walang gravy. Kunting lang gravy na meron.
Sayo ng asawa ko na medyo dry yung ano pagkain. Gusto niya yung ganitong pagluto ng talong, medyo may gravy siya. Hintayin lang natin siyang maluto yung mga onion tsaka yung tomato. Tsaka natin isalin yung talong. Ito pala yung na-harvest natin talong kanina guys, no? Na niluto natin pang tanghalian natin. Ayan, nagbo-boil na siya. Kunti pa lang. Boil pa natin siya ng mga ano, ilang minuto hanggang mawala yung ano niya, yung tubig. Ayan. Pagkunti na lang yung gravy niya, saka natin ilalagay yung talong. Pwede natin siya ilagay kasi konti na lang yung gravy na tira. Yan. Pahaluin lang natin. Tsaka natin lalagyan ng kunting asukal. Konting-konting asukal lang yung ilalagay natin. Para medyo may matamis siya, maanghang na may tamis. Na may ano siya, may sour yung flavor. Tsaka natin lagyan ng lime. Wala kayong lime, pwede yung suka o vinegar. Kunti lang yung ilalagay, tsaka natin siya patayin yung apoy. Yung luto ng ating talong recipe. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa kanila guys, pero ganito siya pinagluto. Mamuto-mujo at ang tawag nito, pero hindi siya medyo dry na pagkaluto ko. Kasi ayaw ng asawa ko na medyo dry siya. Gusto niya talaga yung may medyo gravy na ano, pagkaluto. So yan guys, simpleng ano lang recipe, may ulam.